Welcome to BusyGram.net. Ngayong araw nga ay ang pinakahihintay ng marami para sa mga sumusubaybay sa ABS-CBN Franchise Hearing sa Kongreso. Matapos ang 12 beses na hearing at isang summation hearing, ay nagbutuhan na nga ang mga kongresista ukol dito. Ano kaya ang naging resulta ng butuhan? Ilan ang mga pabor at hindi pabor para sa renewal ng prangkisa? Aalamin natin yan, pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa BusyGram.net YouTube channel, ay mag-like at subscribe ka muna at pindutin din ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod naming mga videos. Ngayong araw nga ay naglabas din ng rekomendasyon ang Technical Working Group na nagsasabing i-reject ang franchise application ng ABS-CBN. Ito ang naging basihan ng mga kongresista para sa rule ng botohan. Ano nga ba ang rule na sinasabi para sa pagboto? Ilalahad namin ngayon. Kung ang isang congressman o boboto ay pabor sa rekomendasyon ng Technical Working Group na i-reject ang franchise application, ang boto dapat nila ay yes. Kung ang kongresista naman ay hindi pabor sa rekomendasyon ng Technical Working Group, dapat ang boto nila ay no. Ang mga kongresista ay bumoto sa pamamagitan ng Viber, Zoom at physical presence sa Kongreso. Ang mga bumoto dito ay may total na 85 members, 46 na regular members na yan ay nga ay galing sa Legislative Franchises Committee at 39 ex-officio members. Ibig sabihin ay hindi lamang ang mga taga-Legislative Franchises members ang bumoto dito. Matapos nga ang botohan, ay 70 na congressman ang bumoto ng yes, na ibig sabihin ay ina-adopt nila ang rekomendasyon ng Technical Working Group na i-reject ang prangkisa. 11 naman ang congressman na bumoto ng no, na ibig sabihin ay hindi nila ina-adopt ang rekomendasyon at pabor sila sa pag-renew ng ABS-CBN franchise. 2 naman ang nag-inhibit o hindi bumoto at 1 ang nag-abstain ng boto. Dahil dito, naging final na nga ang desisyon ng Kamara at ito ay ang i-reject ang franchise application ng ABS-CBN na para sana ay sa 25 years na prangkisa. Ang ABS-CBN ay maaring mag-file ng appeal sa loob ng 24 hours ayon kay Legislative Franchises Panel Chair and Palawan 1st District Representative Franz Alvarez. Kung magfa-file ang ABS-CBN ng motion for reconsideration, magkakaroon muli ng hearing ukol dito. Dahil nga sa desisyon ng mga nakararami sa Kongreso na i-reject ang franchise application ng ABS-CBN, mangyayari na nga marahil ang pagtanggal ng ABS-CBN sa kanilang 11,000 employees simula Agosto, kagaya nga ng sinabi ng ABS-CBN management nitong mga nakaraang araw. Sino-sino kaya ang mga bumoto ng no at sino-sino ang bumoto ng yes? Ilalabas natin yan sa susunod nating episode o videos, kaya mag-like at subscribe ka na sa BusyGram.net YouTube channel at pindutin din ang notification bell para ma-notify ka kung available na ba ang episode natin tungkol dito. I-comment mo na din ang inyong reaksyon o opinion sa comment section. Salamat!